So ayun na nga, sa videong ito ay magbibigay ako ng tips and tutorial kung paano tayo makapag-transfer ng ating media files mula sa ating iPhone papunta sa ating Android. Kasi alam naman natin, or kung hindi nyo pa alam, na sa iPhone 5 or iPhone 4S ay hindi na nakapag-download ng ShareIt. Pero luckily ngayon, magagawa natin yan through this tutorial. Ang one way natin para makapag-transfer ng files is using wired connection, or gagamit tayo ng data connection galing sa ating USB port or sa ating charging port. Ito yung ating iPhone 5. Then gagamit tayo ng kanyang charging cable o yung kanyang data cable at itong USB OTG papunta dito sa Android phone. So simulan natin dito, isaksak na natin yung kanyang cable. Ayan, pag naisaksak nyo, saksak naman dito sa OTG. Pagkatapos, punta kayo sa setting ng inyong cellphone. Nyo naman dito sa search ay yung OTG. Then, yan. Tapos, buhayin nyo. Meron naman ibang cellphone na hindi na kailangan i-open yung OTG kasi automatic na silang buhay. Pagkatapos, tingnan muna natin dito kung alin yung ipapasa ko. So, ayan, ito yung papasa kong video. Then back natin. Then punta ko dito sa kanyang photos. Kung makikita nyo, wala siya dito. Then isasaksak ko na siya. Yeah. Then kapag may lumabas sa ganyan, i-cancel nyo lang. Or pwede nyo siyang okay. Then kapag hindi gumana, pwede nyo namang ulitin lang. So ganito, ulitin ko lang yung kanyang saksak. Yan. Then kapag connected na, i-click natin doon sa taas yung notification. May nakalagay na ganyan. I-click natin siya. Pagkatapos ay itong camera importer. Then makikita nyo, ito na yung mga videos and music sa akin cellphone. And ito yung video kanina. So, i-select natin siya. Tapos, samahan na rin natin ang isa pang ito, video siya. Then, import natin. Tingin natin matapos. Then, after nyan is nasa ating device na yan. Punta tayo sa photos. And ito na yung video kanina. Yan. Then ito naman yung isa pang slam dunk. Yun lang. Parang ganun din lang sa picture. Then tingnan naman natin kung talagang galing siya dito. Baka isipin nyo is gawa-gawa ko lang. Makikita natin dito yung kanyang ito yun slam dunk. And another way naman para makapag-transfer tayo ng files is gagamit naman tayo ng wireless connection. Pero don't worry kasi hindi tayo gagamit ng ShareIt kasi nga hindi na siya available sa ating iPhone 5 below. At ang gagamitin naman natin ngayon ay ang ES File Explorer. Ang ES File Explorer ay isang parang file manager pero ang kagandahan dito is pwede tayo mag-share ng files gaya ng ShareIt. And by the way, ang ES File Explorer ay kailangan nating i-download sa App Store papunta sa ating iPhone and kailangan din natin siyang install naman sa ating Android phone. So basically, parehong ang ating dalawang cellphone ay kailangan maka-install na ES File Explorer. At ang ES File Explorer naman ay available pa sa iPhone 5 which is iOS 10.0 pero hindi na siya pwede sa iOS 9 katulad ng iPhone 4S. Pero don't worry kasi pwede pa rin naman natin gamitin ang wired connection yung ating ginawa kanina sa ating iPhone 4S pababa. So ayan, meron na siya parehong ES File Explorer. And then, ang kailangan pa natin ay meron tayong isang Wi-Fi. So ito yung gagamitin kong PLDT Home Prepaid Wi-Fi. Or pwede rin kayong gumamit ng isa pang cellphone na kayang mag-hotspot. Kasi ang main focus lang nito ay itong dalawang cellphone kailangan nilang kumonek sa isang Wi-Fi connection. Kaya kahit Wi-Fi hotspot lamang ng isang cellphone ay pwede na. Pwede rin namang hindi na mag-hotspot. Ang gawin na lamang ay itong Android phone ang mag-click ng receive button para hotspot niya ang mabuhay. Pero mas recommend ko ang gumamit ng isa pang Wi-Fi para mas mabilis ang connection. So ayan, connected na sila pareho. Then open ko na yung ES File Explorer. So ang gagawin natin ngayon ay magpapasa na ng video from our iPhone to Android phone. Pero ang maganda natin gawin ay ang i-receive natin ay itong iPhone. So meaning, magsisend muna tayo dito ng file sa iPhone
galing sa Android phone. So para lang siyang share it. Mas mabilis kasi kapag ganun. So click natin tong transfer sa baba. Yan. Then click natin tong sender. Pagkatapos niya na i-click ang receive. So ayan. Ito kasing iPhone ay hindi nag-o-open ng hotspot. Pero may hotspot naman siya kaso hindi siya basta-basta umu-open. Kaya mas magandang connect siya dito sa iisang Wi-Fi. Pagkatapos niyan, i-click naman natin ang sender dito sa Android. Click ang send. Pagkatapos ay pumili ng files. So, ang ilalagang kong files or picture ay itong picture ng Shopee. Then, click ko yung send. After niyan, ayun, makikita nyo na agad yung iPhone. Then, i-click natin yan. Pagkatapos, ayan, nandito na. So, ayan, ito yung picture na yon. Ngayon naman, tayo naman ang magsisend ng video. So, isisend ko yung mga video kanina. Ito. Sa photos. Ito yung mga video kanina. Ito yung Dragon Ball, Slam Dunk. Then, send natin siya. So, ayan, nagsisend na. Then, try ko namang i-play. So, ayun lang. Nakapag-send na tayo ng files without using Share It. And kung akong tatanungin, mas magandang gamitin ang ES File Explorer kaysa sa wired connection gaya ng data cable. Kasi dito, mas madali siyang gamitin and hindi siya hassle. So, ayun lang for this video. I hope na nakatulong ang video na ito. And kung meron pa kayong question and recommendation, just comment sa ating comment section below.